hindi ka pa naman nahuli, di ba? Kasi inano lang 'to eh. Kinaispell lang 'to, so never ka pa nahuli. So never mo pa narinig yung karapatan mo. Yes, 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 mga katotot. Yes, yes, mga katotot, yan na. Well, chat ba, tihintay ngayon. Meron tayong katotot na chinat niya ako eh. Gusto niyang sumuko sa amin. Actually, matagal na siyang ano, nag-chat sa akin. Gusto niya munang isaayos lang muna yung pamuhay ng ano niya, pamilya niya, bago siya sumuko. So, kaninang umaga, pagkagising ko, yung nabasa ko yung text niya. Sabi niya, ready na daw siya sumuko. So, galing pa siya ng probinsya. Hindi ako nagkakamali. Pampanga. O, makabebe Pampanga. Galing pa siya doon. So, babiyahe siya. Para, yun nga, iharap yung sarili niya. Para harapin yung kasong isinampa sa kanya. Ang kwento niya kasi sa akin is parang dinamay lang siya sa kaso kasi mag-iisang buwan lang pa lang siya nagtatrabaho yata doon. Pero ganun pa man, siyempre hindi naman natin po alam ang totoong kwento. Pero handa tayong makinig kung ano man ang sabihin niya. Wala ako tayong karapatan na husgahan siya kung totoo man o hindi yung sinasabi niya. Diba? Tanging ang korte lang pong makakapagsabi nun. At ang mga ebidensya po. Kasi ang ebidensya hindi lang sinungaling, mga totot, ha? Yun, hinihintay ko lang siya, sana nga pumunta siya. Yun. Salamat po sa lahat na nagtitiwala kay Chefbot at sa page po natin. Kasi actually yung page naman po natin is ginawa po natin para po ipakita po sa public na kami mga kapulisan nyo is handang tulungan kayo at handang malapitan nyo anytime lang ang gusto nyo. Yung pinupost ko yung mga video po sa inyo sa Facebook, hindi po yung pagyayabang o pang-insulto na gusto kong silbino awahin man o ano yung pagkatao ng mga nahuhuli ko. Ang punto ko lang po dun is pakita po na yung legitimacy po ng operation po namin at pakita po sa inyo na hindi po inaabuso yung karapatan po ng pantao ng taong hinuhuli namin. Ha, mga katotot? Ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo sa mga katotot natin dyan na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta kay Chef Bat, ha? See you later, alligator. Yare pa. Yes, 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 mga katotot. Ito pala yung Chef Bat yan. May bisita ako ngayon. Si Repa natin. Katotot din natin, mga katotot, ha? Okay lang, Repa. Bibidyo ko. Ipopost ko to sa Facebook, ha? Diba? Para alam ng mga tao na talagang may sumusuko talaga sa atin. Nagtitiwala naman sa page natin. At pinapakita kasi namin dito sa, kaya ako binablog. Pinapakita namin sa kanila yung lahat ng operation namin is alam mo na yung totoo ang mga nangyayari. Diba? The legitimacy of the operation, lahat. Tapos yung kaya may sumusuko kasi may mga nagtitiwala katulad mo. Kumbaga hindi lang naman ikaw ang sumuko, ilan na rin sumuko, dami na, diba? Marami lang sumuko sa akin. Napapanood mo na siguro, di ba? So, ipopost ko ito, ha? So, alam mo, from the start na yung kaso mo is no bail. Opo, sir. No bail po kasi yung kaso niya, mga katotot. Hindi biro to kasi ang kaso niya is Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. O yung tinatawag nating RA 8042 as amended by RA 10022. Para siyang ano, para siyang illegal recruitment pero mas mabigat kaysa sa illegal recruitment. Para kasi siyang lumalabas, large scale siya. Large scale na panluloko ganun, na pag-recruit, di ba? Kaya medyo mabigat. Kaya nga nakakausap ko na siya dati kasi chinat niya ako actually na gusto niya sumuko. Di ba? Pero siyempre gusto niya muna maging maayos muna yung kalagayan ng pamilya niya bago siya sumuko, mga toto. Saan ka galing ngayon, Repa? Sabi mo sa akin, galing ka ng Makabebe, Pampanga. Opo. Tapos, pero before that, saan ka nang galing? Samar. Samar mo lang, nagtago ka doon. Dahil natatakot ka siyempre pag nahuli ka. Hindi po saan natakot sa nahuli. Natakot po sa mga nagbabantaan ko sa akin. Ah, pinagbabantaan ka? Opo, yung boss ko po. Ah, yung boss mo? O, kasi nakipagtulungan ako doon sa mga complainant niya. Na makaswerve siya, nagbibigay ako ng mga ebidensya. Sumasama ako sa CIDG. Ngayon nalaman niya na tinutulungan ako yung mga aplikante. Oo, kaya ka nagtago. Kinasuhan niya ako, sir, ng ano,
ng TEP. Yung mga resibo, nilagyan niya yung mga pangalan ko. Yung ginawa ko, tinawagan ko yung mga pangalan sa resibo. Hiningin ko po yung OR na binigay sa kanila. Tapos pag sa korte po, naano po yung kaso ko, nawala. Dismiss. Ikaw lang nag-disclose niya, siya na po nagkwento niya mga toto. Kumbaga, hindi pa naman yan, hindi naman yan, sa korte pa rin na magde-decide kung may kasalanan ka ba o wala. Pinaliliwanan ko sa'yo, ha? Kumbaga, kami, eto, natutuwa lang din ako. Siyempre, titiwala ka kay Chef Bat sa team namin. Kahit alam mo mabigat yung kaso mo, dito ka sumuha, di ba? Yan ang lalaki, yan ang totoong tao, mga katoto. Tatamang, tapos harapin mo yung kaso mo. Kung may nagawa ka man. Actually siya, ang sabi niya, kwento niya sa amin, saktong isang buwan pa lang siya nagtatrabaho doon nung i-close yung agency, di ba? Tapos, pinasara ng, ng DOE, tapos sakto kinuha yung pangalan niya. Siyempre, nagtatrabaho ka doon. Which is, dala nang gagawin kasi hindi naman alam ng gobyerno kung sino ba talaga ang misala o wala. So, it's up to you para patunayan yung guilt mo sa korte na, ha? Kung baga hindi ka namin hinuhusgahan, Repa. Kasi wala kami karapatang husgahan ka, ha? Hindi na namin pwede sabihin na wala kang kasalanan o may kasalanan ka. Kasi wala kami sa posisyon. Ang tanging makakapag-ano lang yan, yung korte, ha? Sa ngayon, ang best way na gagawin ko is itong warrant, isiserve ko na sa'yo, gagawin ko yung papeles, i-return warrant kagad namin sa court para madilig kagad yung kaso mo, ma-open kagad. Para kung ano man, mapag-desisyonan, makalaya ka, sana mas mabilis kang makalaya. Kasi unang-una, hinarap mo yung kaso mo ng buong pagkatao mo, diba? Hindi biro yung Repa, iwanan mo yung pamilya mo, mga katotot, hindi mo biro, iwanan mo yung pamilya mo. Sana naubos din po ako, boss, eh. Oo. Kasi nag-file po ako ng MR po dyan, umabot ng 165 yung binasas mo. Binasas ko ngayon, yung abogado, iniwanan din ako. Kasi medyo mabigat niya. So ganito, Repa, ang gagawin natin, isiserve ko na sa inyo. Babasahin ko yung mga karapatan mo, sasabihin ko sa mga karapatan mo. Nilapasan ka ng warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Branch 27 ng Maynila. Yun nga, sa kasong Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. O yung tinatawag na RA 1842. No bail to, ha? No bail. Ang recommended bail niya is no bail. Sa ngayon, ikaw ay may karapatang manahimik kung magpasawalang ibo. Ano man ang iyong sabihin na ay maaaring gamitin yung pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang gumawa ng iyong sarili at napili ang pinakakatiwalaan ang tagapagtanggol. Kung ikaw ay walang kakayanan, ito ay pagkakalog sa iyo ng gobyerno. Ikaw ay may karapatang magpatingin o magpasuri sa iyong sarili at napili ang pinakakatiwalaan ang manggagamot. Kung ikaw ay walang kakayanan, ito ay muling ipagkakalog sa iyo. Ha? Kaya mga toto. Yung sinabi ko sa iyo, karapatan mo yung bilang akusado. Sinasabi ko sa iyo yung karapatan mo kasi hindi ka pa naman nahuli, di ba? Kasi inano lang to eh. Kinespile lang to, so never ka pa nahuli. So never mo pa narinig yung karapatan mo. So ngayon, sinasabi ko sa iyo karapatan mo. Ha? Saka yung sa anti-torture law yung pangalawang sinabi ko sa iyo. Yun yan, ha? Ngayon gawin ko na to, ha? Ibablog ko naman yung ano mo. Pati mimute ko yung sa pangalan mo para hindi ka makilala, ha? Saludo ako sa lahat ng tangkot ulo mo, Repa.